Marami nga na dapat isaayos ang Lakers ngayon dahil sa disaster na nangyari sa kanila nitong katatapos lang na regular season. Isa nga sa unang hakbang na ginawa nila ay ang pagsisante sa kanilang head coach na si Frank Vogel. At ang sunod na gusto nilang magawa ay ang maitrade itong si Russell Westbrook. Pero kahit na ba mawala na sa kanila si Westbrook, hindi naman magbabago ang problema nila sa pananalapi. Kaya naman, gaya pa rin ng dati, halos ang makukuha nila mga players ay under sa minimum contract. At ang Lake Show Life sa ulat ni Jason Reed ay nagbigay ng tatlong pangalan na dapat daw ay panatilihin ng Lakers sa kanilang koponan sa pagpasok ng bagong season. Halina at kilalanin natin sila mga kadribol. Una sa kanilang listahan ay itong si Malik Monk. Alam naman natin na deserve naman talaga ni Malik Monk ang muling kunin ng Lakers dahil isa siya sa maganda ang inilaro nitong huling season. Nagsilbi siya bilang microwave scorer mula sa kanilang bench at malaki din ang naging ambag niya sa koponan pagdating sa scoring. Pero sa ngayon, ang pinangahawakan lang ng Lakers dito kay Malik Monk ay ang huling salita nito na gusto pa rin niyang maglaro sa Lakers at hindi na pag-uusapan pa ang patungkol sa pera. Dahil alam naman na natin ngayon mga kadribol na baka opera ng ibang koponan itong si Malik Monk ng mas mataas kaysa sa taxpayer mid-level exemption na nagkakahalaga lamang ng 6.4 million na sana ay huwag sisira si Monk sa kanyang huling binitawang pangako sa Lakers at magdesisyon na maglaro sa ibang koponan dahil sa mas mataas na offer sa kanya. Sunod ay itong si Carmelo Anthony. Alam naman na din natin mga kadribol na hindi na siya gaya ng dati kaya bakit kailangan na siya ay panatilihin pa ng Lakers sa kanilang koponan sa susunod na season. Hindi na nga siya makadepensa pa at bumagal na rin ang kanyang paglalaro. Kaya ano pa ang maaasahan ng Lakers na makukuha sa kanya next season? Kakailanganin pa rin naman daw ng Lakers ang 3-point shooting ni Carmelo. At ang paminsang mga big time scoring nito na nakapagbigay ng panalo sa Lakers last season. Kaya may maibibigay pa rin naman itong si Carmelo sa Lakers, lalo na kung mapapanatili nila ito sa magandang kondisyon. At kung habol pa rin ni Carmelo na makuha ang kanyang kauna-unahang kampyonato, mas gugustuhin niya na makuha ito na kasama ang kanyang kaibigan na si LeBron James. At ang pangatlo at huli ay itong si Wayne Ellington. Nakakagulat man mga kadribol na bakit isinama ng Lake Show Life si Ellington, gayon wala naman itong masyadong naiambag sa Lakers nitong season. Narito ang ilang mga dahilan ng kanilang nakita kung bakit kailangan pa raw ng Lakers na panatilihin pa nila sa kanila itong si Ellington. Ang pagiging 3-point shooter niya ang isa daw sa kakailanganin ng Lakers next season. At baka kapag bago na raw ang kanilang head coach ay magamit na itong si Ellington ng tama. At makatulong ang kanyang pagiging 3-point shooter sa paligid ni LeBron James at Anthony Davis. Dahil maganda raw mga kadribol na isama kina LeBron at AD sa loob ay tatlong 3-point shooters upang magkaroon ng space sina LeBron at AD. Hindi din daw maiiwasan na sa isang gabi ay magkakaroon sila ng isang player na malamig ang shooting. Mainam na raw na meron sila ng gaya ni Ellington na backup sa mga ganitong pangyayari. Baka matyempo na mainit naman ang kamay ni Ellington sa tres. Silang tatlo ang nakikita ng Lake Show Life na dapat daw ay papirmahin pa muli ng Lakers ng bagong kontrata. Anong masasabi ninyo patungkol dito mga kadribol? Deserve ba nilang tatlo na manatili sila sa Lakers? O may gusto kayo na iba na manatili pa sa Lakers next season? Mag-comment lang. Sa ngayon hanggang dito muna tayo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa aking YouTube channel. And as always mga kadribol, magkita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po!